What's up mga kote? It's me, Ate Mariel, at welcome sa Ako There Knows, where learning is the name of the game. So kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, i-click mo na subscribe, like, and share button para may updated ka sa aming mga videos. So sama natin si Super K sa panibagong araw at panibagong lesson na ating matututunan dito sa Ako There Knows. At ang bagong lesson natin for today is all about how fruits and seeds adapt to their environment. So diba dati, last time sa ating mga last videos, about ano naman siya, about sa animals, about sa human. So ngayon naman, pag-aaralan naman natin about sa fruits and seeds or kung paano ba sila mag-a-adapt sa ating environment. So as always, mayroon muna tayong trivia for today before we start our lesson. So our new trivia for today is, if you heat up a magnet, it will lose magnetism. So napag-aaralan na natin, diba, last time yung what is magnetism. So what is magnetism and gravity, ganyan. So, the right magnets can exert a force powerful enough to crush bone. However, all it takes is a little heat to render them useless. Pag ipinainitan mo ang magnet, hindi na siya magiging magnetic. Ganon. While cold makes magnets stronger, extreme temperatures can significantly reduce their magnetism, according to sciencing. Of course, meron pa rin talagang strengths and weaknesses ang bawat isa sa atin. Especially mga things. So, yan. Kapag pinahinitan mo ang ating magnet, hindi na yun makaka-attract ng metal. So, ganon. Pag nilagay mo naman sa malamig, ay mas lalo magiging magnetic yan. Baka pati ikaw im-attract na din ng magnet. Okay, oh. So, if you heat up the magnet, it will lose magnetism. So, that's the basic science details. So, yan. Madalas ginagamit namin yung magnet kapag physics. Alam niyo yun, yung hinahanap namin yung iron sa lupa. Basta, super fascinating naman pa iron-iron ni ma'am dati ng grade 10. So, ayan, ang ating trivia for today. So, dito na tayo sa ating lesson proper. How fruits and seeds adapt to their environment. Fruits and seeds have special characteristics that help them survive in the environment. There are two kinds of fruits. One kind breaks open naturally when ripe. Then seeds come out. Example are the mango pods, ipil-ipil fruits, and acacia pods. So yung mango, di ba? Mostly, most of the time, ginagamit yan for experiments sa mga pag-grow ng plants. Yung parang lalagay mo sa tubig, then mag-grow siya. So madaling magpalaki ng munggo. So ilang araw mag-grow na yan. So ayan, lumalabas yung seeds niya. So another kind of fruit does not break open naturally. Examples are the coconut fruit, guavas, and mango. So yung seed niya, or yung tinatawag nating bunot, ay nasa loob pa rin ng mango. So super sarap and super favorite ko ang mango, ang manga. Ang coconut fruit, of course, meron siyang tubig sa loob. So hindi siya na-open naturally, hindi siya nabubuksan unless binuksan mo siya gamit ang sharp materials like gulok or mga knife na super atalas. So like guava. So yan, hindi yan mabibreak kung unless kinain yan ng mga kumukuha sa puno. So madalas kami ay pumupunta sa puno ng bayabas para tumikim at para kumuha ng guava. Hindi talaga siya nabibreak instantly, hindi siya nabibreak naturally. Tayo talaga magbe-break nun. So, ayan. Ito yung lumalabas yung seeds. Ito yung mga ito yung mga seeds that cannot break naturally or does not break open naturally. So, ayan. Seeds have to be scattered. If all seeds of a plant fall on the same spot, they will have enough space to grow. So, diba dati napag-aralan natin yung need ng plant? So, they need enough space to grow. So, kapag sama-sama sila doon, parang nagkahagit-gita na talaga yung gaming nila doon. So, fruits and seeds are scattered by wind, water, man, animals, and by sticking to objects. Seeds that scattered by the wind are light. They have hairs that act like parachutes and propellers so they are easily blown and carried by wind. Example are the kugon seeds or kugon. So, sino na naman nakakita ng kugon dyan? So, ayan. Fruits and seeds of water plants are scattered by water. Example are water lily seeds. Oh, so I've seen water lilies sa Intramuros. If I'm not mistaken, water lilies yung, alam niyo yung parang pag daw
ang pamahiin doon, kapag daw yung 5 peso coin mo, isinut mo doon sa water lilies, doon sa, pag sumut siya doon sa pinaka-plant ng water lily, hindi siya lumubog sa tubig, magkakatotoo daw yung wish mo. Yun yung ginawa ko nung nag-field trip kami sa Intramuros. So, hindi ko na ulit napuntahan yun nung pumunta kami last, before mag-pandemic. Yun yung huli kong punta sa Intramuros talaga. Pero hindi ko na ulit nakita yung water lily na yun. Diyos ko, hindi na ulit ako nakapag-wish doon. So, there are also seeds with spines. So, may mga ganyan. These seeds stick to fur and clothing. So, may mga ganun, di ba? Yung for example, gumulong ka sa lupa sa mga damuhan. May mga halaman na dumidikit sa'yo yung matitigas. Yung parang masakit din sa kamay. Sa daliri pala. For example, if a dog, a cat, or some people pass by a morseco plant, the morseco seed will stick to dog's fur or to people's clothes that touch a morseco plant. So, yun yung mga ano, yung nakikita natin dito parang dumidikit na ganun, yung hirap tanggalin talaga. That's the morseco plant. So, other seeds are scattered by men and animals. So, as they eat fruits, they throw the seeds. So, some seeds that man eats go out of body as wastes. So, di ba, for example, may nakakain tayong mga ano, mga tawag dito, yung mga seeds. So, yung, for example, yung seeds ng dragon seeds. So, tinatapon lang din natin yung mga kalabasa seeds. Sometimes, hindi natin kinakain yan, tinotro lang natin. Pero yung iba, nakapak yan, kinakain. Meron talagang mga ganun na tinatapon lang and some of it na ginagawa natin as human waste. So, ayan yung kogon seeds. So, ayan siya. Hindi siya masyadong kita. But that's the kogon seeds. This is the atis. So, yung mga atis, never pa ako nakatikim ng atis. Pero ang dami niyang seed. So, letter A yan. Pinaka letter A sa mga A, atis. So, this is the morseco seed. So, yan, dumidikit siya. Ayan, no? Ayan. Nakakainis yan. Kapag nasa damuhan ka, dumikit yan. Diyos ko, ang hirap-hirap tanggalin. Tapos, minsan, nabalik pa siya. So, kailangan mo talagang itaas yung pants mo or jogging pants mo para, syempre, hindi ka matalba ng morseco seeds. Pero, super nakaka-trauma. Natanggalin talaga siya. Pag nilabhan mo, Diyos ko, ang hirap niyang bunutin. Grabe. So, ayan. So, yan ang ating lesson for today. So, thank you. Have a great day and God bless. So, click the thumbs up button if you like this video and leave a comment down below if you have suggestions, clarifications, and questions to our future videos or even on our recent videos. So, thank you. Have a great day and God bless you in my next video. Bye-bye!